my God! Nakakaloko naman yan, Bes. Wala naman nasaktan? Hindi. Mabilis naman nag-respond yung mga pulis eh. Nahihiya lang talaga ako kanya, sister, kasi nangako ako sa kanila na walang gulong mangyayari. Di mo naman inasahan yun, Bes, eh. Pero sino kaya ang gagawa nun sa'yo? Hindi magagawa ni na mama yun. Pakiramdam ko talaga si Donald. Si Donald lang naman yung may kakayang gumawa ng mga ganun eh. Pero paano yan? Kaya nga eh. Marga, pwede bang dumito muna ako hanggat hindi ko pa kasi talaga kayang harapin si na mami. Siyempre naman, Bes. Pero if I were you, aayusin ko muna yung problema ko with your mom. Diba, hindi naman maganda na hindi kayo magkasama. Matatapos na yung taon. Sir. Oh. Jason, saan ka pupunta? Hindi, papaalam na sana ako, sir, eh. Na, kasi, punta sana ako sa bahay nila, Andrea. Eh, total, nag-cancel naman yung nagpa-appointment. Sige. Okay lang. Hindi mo matiis, no? Uy. Hindi, tsaka, may kibalita na rin ako. Baka meron sila na balita tungkol kay Andre. Sige na. Basta bumalik ka ng alas dos, ha. May tatlong customer pa na dadating. Sige, sir. Sige, thank ha. You. Thank you. Ingat. Sige, ha, sila. Baka lalo lang akong makagulo. Bakit nga ba maniniwala sila Andrea sa akin? Kahit si Andrea, di rin ako paikinggan. Kailangan ko muna patunayan sarili ko. Laban ko na nga sa inyo. Ba't di mo pa tinuloy? Natutuwag kasi ako, Marge. Natutuwag akong lapitan si Mami. Tatakot ako. Bala ko nga sana si Candice na lang yung unang lapitan, kaso wala din siya eh. Eh, ba't ba hirap na hirap kang kausapin si Tita Christine? Alam ko, baka galit siya sa'yo o may hinanakit, pero anak ka pa rin niya at tatanggapin ka pa rin niya. Kuha mo na kitang tubig, ha? Marga ako na, ha?